Siniguro ng Department of Health na ligtas ang ating bansa sa bagong variant ng coronavirus kasunod ng bagong lockdown measures sa United Kingdom. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Nagpatupad na ng Tier 4 level restrictions sa London, gayon din sa East at Southeast England hanggang sa pagtatapos ng taon. Ibig sabihin, limitado na ang paglabas ng tao. Ito'y kasunod ng balitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng United Kingdom sa nakitang bagong variant ng virus. Tanging essential establishments na lang din ang bukas. Inabisuhan din ng mga manggagawa na mag-work from home kung kinakailangan. At tanging business-related flight na lamang din ang papayagan. I know how disappointing this will be, but we have said throughout this pandemic that we must and we will be guided by the science. Ang bagong variant ng virus sa kanilang lugar ay sinasabing nakapag-develop ng spike protein, dahilan para madaling makapasok ang virus at maka-infect sa human cells. Dito sa atin, siniguro ng Department of Health na wala namang nabataang bagong strain ng SARS-CoV-2. We've coordinated with the Research Institute for Tropical Medicine regarding this matter, no, when we received the report. And accordingly, according to our ITM, sa ngayon, wala pa silang nakikitang bagong strain na meron tayo dito sa ating bansa based on their monitoring. Naniniwala rin ng DOH na hindi pa kailangang magpatupad ng travel restrictions sa UK katulad ng ipinatupad ng IATF noong Enero laban sa mga biyaherong manggagaling sa Hubei, China kung saan nagsimula ang pandemya. Kate Niverhere, nagpatupad na rin ng restrictions ang UK at tanging diplomats at may business purposes lang naman ang pinapayagang pumasok sa bansa. So yun pong restriction, I don't think that would be required at this point. Although of course, we are strengthening our measures no, to prevent yung pagpasok ng infection dito. Kasabay nito, siniguro ng DOH na habang inaayos sa mga negosasyon sa pagkuha ng bakuna para sa milyon-milyong Pilipino, ay natutugunan ng logistical requirements para rito. Gayon na lamang ng mga gagamiting syringe at cold storage facilities na kakailanganin depende sa uri ng bakunang bibilihin ng bansa. Sa kabila naman ng mga panawagan ng pagbibitiw ni Health Secretary Francisco Duque dahil sa umano'y delay sa vaccine negotiations, nanindigan ang kagawaran na suportado pa rin nila ang kalihim. Ipinapaubay na rin nila ngayon kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez ang pagtugon sa mga tanong hinggil sa vaccine negotiations. Government is trying to do its best, no, so that we can have the vaccines as early as next year. But we need to also abide with the processes of government para po maayos lahat and it's going to be transparent. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.